Since 2020, yung aming mga taga-Rolling Dreams, hanggang ngayon sila yung mga taga-Rolling Dreams. Siguro at dahil... Dahil ano? Kahit isang bigas lang ino-order nyo, dinideliver kaya sa inyo, alam nyo yun. Kahit saan location. Kahit tayo ay medyo bitin-bitin sa oras, yung mga naghihintay dyan sa amin hanggang 11 p.m. ng gabi. Shout out! Ang maaasahan nila ay yung aming serbisyo ay tapat. Lalo na sa ano, sa remittance. Pipilitin naming maihatid ng mabilis yung kanilang mga pera sa kanilang mahal sa buhay sa Pilipinas. Yung mga nagre-remit sa amin, inaano namin yung screen ng aming computer para both of us is tumitingin sa record para kung meron mang correction or kung para kita nila na hanggang sa ma-send namin yung pera, kasama namin sila. Si Rowena Magpantay. At syempre, ang inyong lingkod po, si Bongbong Robles ng Rolling Dream Philippine Services. Kami po'y matatagpuan sa number 8, Rue Ogiro, Paris 7. Napakalapit lang po sa may Eiffel Tower, siguro mga 3 minutes o 2 minutes walk. Since 2001 po, nandito na kami sa Paris. From 2001, so bali mga 23 years na po. The same po kami. Ang pinagkaibahan lang namin ay siguro yung month. Nagpakadalubhasa po kami sa paglilinis. since 2001, still staying in one employer, full-time nanny. Nag-umpisa po kami sa pag-deliver ng iba't ibang klaseng grocery, siyempre bigas. So, ang naisip ko, nagdadala nga ay kami ay naghahatid sa kanilang pintuan. So, ang naisip ko ay maging Rolling Dream. Rolling Dreams? Kasi kaya siya Rolling Dreams. Bukod sa tayo ay nagro-roll everyday. Kasi gumugulong yung ating pangarap. Habang gumugulong yung gulong mo, pag-deliver, natutupad ng unti-unti yung ating pangarap. That's the meaning of Rolling Dreams. Kami kasi, pagka halimbawa may mga kliyente kami na nakisuyo na, ate pwede bang pakibili mo ng mga fresh meat, fresh vegetable, pakideliver sa amin. Of course, may minimum amount. Ginagawan po namin yun ang paraan. Pagka merong, kasi doon kami nag-umpisa sa magdideliver ng mga fresh meat and vegetable, hanggang ngayon, trying our best na mapuprovide namin yung kahit may Philippine store na kami. Service naman po, wala akong masabi. Good service, tsaka mababait si ate, kuya. Wala kang may entertain sila sa mga customer nila. Wala akong masabi sa akin. Kasi kung mag-isa lang mo gagawin, hindi mahirap. Kailangan dalawa kayong nag-uunawaan sa lahat ng bagay. Tsaka support ng mga anak, di ba, Karin? Mga anak namin ay very supportive. Napakalaking pasasalamat ko sa aking anak kay Cart. Kasi pag may tumawag dito, sabi niya, Madam, kailangan po namin ng isang sakong bigas. Dito po kami sa may Metro Tuileries, pwede pong pa-deliver. Sasabihin ko lang sa anak ko, Cart, pwede bang pa-deliver mo kay tita to, isang sakong bigas? Kahit siya, dahil syempre at his age, 18 years old, mahihiya siyang magbitbit na isang sakong bigas na itatransfer niya sa Metro. Pero siya, no second thought, sasabihin niya, okay mami, anong address niya, anong code niya, dadalhin ko po kay tita. Ganon, so yung sa mga ganong support system namin, dahil alam niya yung visa ang dati niya, kaming apat dapat magtutulungan, ginagawa niya, tapos tuwan-tuwa yung mga kliyente, pag didelivera niya, bibigyan siya ng tip, pagdating niya, may tuwa siya sa kanya mga binigyan ako ng 5 euro ni tita. So yung mga ganong bagay, talagang masabi kong nag-i-evolve siya sa aming
pamilya yung tindahan. Sila, kung hindi sila nakikooperate sa atin, medyo mahirap yung ating ginagawa kasi una-una si Karel, bata pa, hindi pa niya alam kung paano magluto. Noong una, hindi ko pa alam. So, siyempre, narating kami, late na ng gabi, ha? Late na. Alas 10, 10:30, ganyan. Siyempre, ang pagluluto, sila na mismo gumagawa nun. Dahil nga naunawaan nila na kami nasa labas, naghahanap buhay, nasa tindahan. Yun, doon pa lang, panalo na ako doon. Dahil sila, naunawaan nila yung sitwasyon. Kaya, love you sa inyong dalawa. At siyempre kay Glenn, napaka-supportive din niya dahil kung ano yung aming kailangan na hindi kaya naming may provide dito, isang tawag lang namin sa kanya, ginagawa niya yun. So, sana hindi ka magbago. Love you! At practical sa akin na pumunta dito kasi every time na may pagpapadala ako, ito yung pinakamalapit. Mga pagkaing Pinoy, siyempre malayo kami sa Pilipinas, nami-miss namin ang mga pagkaing Pinoy. Mayroon na silang ready-made na tinitinda, at saka yung mga, may mga gulay din, ulam na ready-made. Ayan, mga kakanin, ano pa yung mga ano nila, may bigas. Mostly na binibili namin, mostly sa Rolling Dreams or sa other Filipino store, yung mga kakanin na bilang support na rin sa mga kapwa namin tindera. Sa service, wala akong masasabi sa kanila. Mga mabait sila. Mga yung pag pumasok ka, kita mo nag-aakoy talaga sila. Tumatanggap talaga sila ng kliyente ng maayos. Natupad yung aking pangarap. Kasi nung nasa Pilipinas ako, ganito na yung negosyo na ng pamilya namin. Halos ano ang pamilya namin ay puro negosyo. Tapos nung nagpunta ako dito, syempre sa unang mga taon hindi ka naman pwedeng magnegosyo. So nung natupad yung pangarap na yon, aba very proud ako, masaya ako na natupad ko siya at saka ano, naging positive. Very positive ang outlook mo sa buhay. Wala kang maiisip na negative. Although may ups and downs ang tindahan, pero lagi kang nandoon sa positive. Kaya ko 'to. Ganun. Hindi sa gabal ang puhunan para makapag-umpisa ng negosyo. Dahil nag-umpisa lang kami sa napakaliit na halaga eh. Halos nag-umpisa lang kami sa 1,000 para ibili lang ng mga bigas. Hanggang sa siya ay nadadagdagan ng naanuhan, tapos lumalaki. Hanggang sa naging ganto. Unti-unti lang. At saka yung tiyaga. Nandiyan dapat yung tiyaga. First is si Papa God. Oo naman. Kasi Siyempre naman. Kahit anong pagpuporsige natin, kahit anong tiyaga natin, kung hindi dahil sa kanya, wala naman ito. Pero siyempre, hindi rin naman kung nandiyan man siya, tapos wala man tayong ginagawa, di baliwala din. So, anong tawag doon? Siyempre, yung aming pamilya nga. Sila yung nasa likod namin para palakasin ang loob namin kahit na hindi ganun kadali yung ginagawa namin. Pero sabi nila, sige, ituloy lang ninyo at nandito lang kami sa likod nyo. At eto naman nga, anong nangyari? May lumiliwanag. Yung dating medyo kulimlim, eto, medyo maliwanag na. Lahat sila. Alam nyo kung sino-sino kayo. Isang tawag lang laging nandyan. So, salamat. Siyempre, ang ating tropang magpantay Robles family. Lahat sila. So, pagka meron akong kuya, ipagluto mo naman kami, walang anong sa tindahan namin, nandiyan sila palagi, so support. Salamat sa inyong lahat. Bukas po tayo dito ng Monday to Saturday. From 10 a.m. bukas po tayo hanggang 8:30 ng gabi. Pagka naman po Sunday, bukas tayo ng 1 p.m. hanggang 8:30 po ng gabi. Sa mga gusto pong magpa-deliver sa amin, nagagawa po natin yan after closing ng store at pagka po Sunday, early morning hanggang 12 noon, nagde-deliver po tayo sa mga gusto pong magpa-schedule ng mga deliveries. Aming means of transport po sa aming area, unang-una siyempre, kung metro equal militar, line 8. And then kung mag-aariar naman po,
Ponte Alma yung station. At pagbus naman po, napakadami. RERC yun. RERC, Ponte Alma. Tapos kung mga bus naman po, nandiyan po ang bus 80, 92, 69, na ang stop po niya ay Bosque San Dominique or Bosque Grenel. And bilang side naman po, bus 82 at saka 28, ang station naman po niya ay Ecole Militar. Ang may-ari at saka yung nakatao sa tindahan ay mababait sila, very helpful.